Sa pamilya na environment card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano mensahe ng Panginoon para sa inyong lahat. If you feel na manatili kang mahinahon at maging focus ka sa iyong money, I kind of like feel or sa iyong abundance. I feel like you need to know how you're blessed. Baka siguro kasi nakakalimutan mo tumingin sa iyong biyaya. Okay, so mong kakalimutan yun. So, anyway, I kind of like feel that we have to cleanse. Alright, so I was able to cleanse. Ngayon, na-clarify natin yung cards to gain more information. I feel here na kung sakali man na meron nag-curse sa inyo, I feel like their magic is not working as of this time. Dahil pinaprotektahan ka ng Panginoon. I feel na kailangan mong gawin dito is manatili ka maging madasalin, okay? At huwag kang bibitiw sa iyong trabaho. At huwag ka masyado mag-alala kasi I kinda like feel na yung sabihin sa inyo ng Panginoon na He is working behind the scenes to comfort you. And I'm sensing heavy tears. Baka kasi marami kayong napagdaanan sa inyong buhay dahil siguro sa ginagawa ng mga tao sa inyong paligid. Ngayon, as I told you, God will want you to know that how much you are blessed, okay? Marami siyang regalo sa inyo. Yun nga lang, siguro nagpo-focus ka sa ibang mga bagay, baka yung mga bagay na wala ka sa ngayon. Pero yung gusto sabihin ng Panginoon na minsan may mga bagay-bagay na meron tayo. Tapos, di ba minsan nangyari dito pa may binibili tayo na dodoble. Kasi hindi natin napapansin yung biyaya. So, I feel here yung gusto sabihin ng Panginoon na before ka mamili ng gamit, make sure to see first what you have. Kasi, you know, sa kakaisip mo ng mga bagay na wala ka, mangyari niyan isa papagastos ka ng madami. So, acknowledge your blessing. At gusto rin sabihin ng Panginoon na be grateful with regards sa trabaho na meron ka kasi yan ang bagay na talagang swak para sa'yo. And I'm sensing for some of you could be planning to let go of a certain business or something naman na nag-resonate sa'yo, pero gusto sabihin ng Panginoon na huwag kang mag-alala. You know, may mga timing naman sa mga bagay kung saan hindi mo pa nakikita na maganda yung ikinadudulot ang ginagawa mong trabaho, negosyo. Someday, you know, people will discover it. So that is one thing that you need to be grateful about. Kasi gusto sabihin sa inyo ng Panginoon na ito yung gusto niya maging energy mo na you maintain hopeful despite of all the things. Okay? Huwag ka rin masyado mag-focus kay hater. Kasi si hater, kung anong ginagawa mo, hinihate niya ng hinihate. Okay? So gusto sabihin ng Panginoon na huwag kang mag-focus sa kanya. Mag-focus ka sa mga bagay na meron ka sa ngayon and remain hopeful. Okay, and look at this one. So, I really feel na meron kang bagay talaga na ikinatutuwa mong gawin. So, i-push forward mo lang yun. At saka, with regards sa material things, guys, really have to learn to handle your money properly. Kasi minsan,
siguro may tendency kang maging nagigrid ka ng mga bagay, lalo na kung napapansin mo may kulang, bibilin mo agad. So sabi ng Panginoon, hinay-hinay lang. And I feel here na include mo sa yung prayers na i-guide ka niya. So suggestion ko lang guys, sa tuwing alis kayo ng bahay or kapag ikaw ay mag-shopping, let's say online, always pray first to God to help you to budget your money, and you will see miracle that will unfold. Kasi mapapansin mo kapag magpe-pray ka before you left, hindi lang yung actually magpe-pray ka for protection, I think you really need to pray for God to help you to budget. Kasi mapapansin mo talaga guys na hindi ka na mapapagastos. Kung mapagastos ka man, something na practical na lang, at bihira ka na lang talagang mamili talaga nung unnecessary. Okay. To be honest with you, malabo na makabili ka kapag nag-pray ka talaga ng ganun. Kay God na i-help ka mag-budget. So, you're also learning on how to budget. So far kung nahihirapan ka, magpapadala yung Panginoon na mga tao na tutulong sa'yo. Can be, let's say, kung mahilig kang manood ng YouTube, maybe sa feed mo may nakita ka na opportunity na may tutulong sa'yo kung paano mag-budget by the video. So, yun yung mga mangyayari. And yun nga, may hater ka. So, I'm sensing kaya ka siguro may hater kasi napapansin niya, baka nagpo-post ka na may ganito kat ganyan. At si hater mo lalo nag-hate, lalong nagsiselos. So, mind as well, you also need to learn not to brag post. At saka lumayo ka muna sa social media. Kasi pansinin mo rin yung influence sa'yo na social media na nagiging parang obligation mo na mag-post, diba? Para mag-please ang others. Tapos minsan yung pinopost mo, hindi realidad kung ano nangyari sa'yo ngayon. So, yung gawin mo na lang guys, sumayo ka muna sa social media. Kasi baka yung social media rin kasi yung dahilan kung bakit ka nagpo-post sa mga ganong bagay. Okay, at saka, you will realize so you will become more simple, more humble even when you actually deny social media, deny to post or something. So, yun nga, let go mo yung ganitong pagiging materialistic, okay? Tsaka iwas rin mag-posting kasi lalong nagagalit yung hater mo. At tsaka gusto rin sabihin sa'yo ng Panginoon na syempre kung nagpo-post ka ng mga bagay, paano kung may sabahay ka na tao na ka-friend mo, friend, yung pala frenemy. May tendency rin kasi na gamitin niya yung mga pinopost mo pang curse sa'yo. So ito yung gusto sabihin sa'yo ng Panginoon din na if ever you do have a dream, then don't tell it to others kasi you know, baka usugin nila or may gawin sila para hindi mo magawa kung ano man ang balak mong gawin. So, yung dapat mong gawin na basically yung gusto yung paggawa sa iyo ng Panginoon is work in silence, okay? And avoid social media and remain grounded, honestly, and save your money. Mag-invest ang tama, okay? So, anyway, with regards to this one, so gusto rin sabihin ng Panginoon na it really let go mo talaga sa social media. Okay lang naman, siguro yung dahilan yun na nakikip kayo ng memories by social media, okay? Guilty ako dun, gawain ko rin yun dati. Pero, to be honest with you, ever since nag-stop ako talaga ng social media, hindi ko na to gawain, okay? Nakikita nyo ako may page pa rin pero hanggang ano na lang yun sa pagpo-post na talaga ng video and hindi na dun sa actually about sa memory, about my life. So kung mahilig ka talaga mag-post, mag-save ng memory, suggestion ko lang talaga mas mainam pa rin talaga yung nakalagay sa album. Okay? So, anyway, I really sense here na magkakaroon ka rin ng realization about sa halaga rin ng pagiging introvert. Kasi, remember na hindi lahat ng tao sa ating paligid ay talaga mabubuti. May mga tao talaga na masama, na isa na maging masaya para sa'yo, na iinis pa sila sa tuwing nakita ka nila na happy. Okay? So, anyway,
Ito yung iyong card environment. So, gusto sabihin ng Panginoon na ito yung gusto niya mangyari, na you are definitely focused on your work at saka umiwas ka sa worldly desires. Okay? Kasi napansin ko sa inyong reading, marami ko iniisip, ay kulang ako ng ganito, bibili ako, kulang ako ng mga ganito at ganyan. So, gusto sabihin ng Panginoon na try to be, you know, resourceful kung anong meron ka, kasi baka pwede mo naman magamit kaysa sa bibili ka uli ng bago and so on. So, tuturuan ka rin ng Panginoon kung paano magtipid. By Him, will send you somebody or even, let's say, videos or pwede rin mga ideas on how to actually budget your money. So, anyway, let's see what else do we have here. So, we have this out in reverse. We also got this one in either way. So, gusto rin sabihin ng Panginoon, if ever you're somebody na mahilig ka siguro magliwaliw sa labas, okay? So, gusto sabihin ng Panginoon na iwasan mo yun. Okay lang na lumabas, pero hindi naman yung madalas. Baka naman kasi ginagawa mo, per event, pupuntahan mo, and so on. So, feeling ko hindi gusto ng Panginoon kasi iniisip niya rin na ito yung makakasagabal ng iyong career or ng iyong pagsasave ng pera. Kasi pansin niyo rin guys, pag lumalabas tayo, napapagastos tayo yung pagkain, yung pamasahe. Kung may nagusto kang bagay sa labas, ibilhin mo. So, maraming tukso sa labas. Kaya gusto sabihin ng Panginoon, hanggat maaari, you shouldn't go out na magliwaliw. Minsan lang guys, if it's really important, okay? And I feel like you really need to learn to have a simple life, simple living. So, we got create your own happiness in either way. So, I feel na ito yung sinabi ng Panginoon na be resourceful. Okay? Kasi, I feel na iba sa inyo, kayo naman mag-create. I will give an example. Like, DIY, mga do-it-yourself na mga bagay-bagay para hindi ka na kailangan bumili ng mga gayto at ganyan sa labas. Diba? Baka na meron kang pwedeng i-recycle. Diba? So, hindi nang gusto sabihin ng Panginoon na be creative. Maybe some of you do have that talent to be creative. So, we have this one. So, yun nga, iwas kayo na mag-window shopping. Kasi, I kind of like feel na itong group siguro na to na pile, mabilis siguro kayong matukso sa nakita nyo online. Okay? So, inay-inay lang sa pagbili sa window shop. To be honest with you, try to search for other medium para malayo ka talaga sa temptation. Okay, so we also have forgive in reverse, and we also have this one, good times in either way. I kinda like feel guys, maybe some of you kaya kayo napupunta ng event or mga bagay-bagay na nayaya ka, gusto sabihin ng Panginoon na you have to forgive yourself, or people should understand you if you can't go out. Okay, like you used to. Kasi nga, tinatawag ka ng Panginoon to live a simple life, di ba? And gusto mo rin naman magbago na marami kang ipon, etc., di ba? So, yung tunay mong kaibigan, guys, maiintindihan ka kung bakit hindi ka makapunta sa certain events, okay? So, anyway, I kind of like feel that those people that will not be able to forgive you or understand you, those are not really your friends, okay? Kasi, to be honest with you, iniisip lang nila yung pwedeng ikatutuan in a worldly matter, okay? Pero, to be honest with you, I feel like God is calling you on to actually help yourself, to ground yourself, to save some money for the future, at saka yung nga, live a simple life. Kasi, to be honest with you, minsan, kapag naiging masyado tayong worldly or materialistic, yun din yung dahilan kung bakit tayo nalalayo sa Panginoon. Let me remind you kung ano yung nangyari nung time na nagpunta si St. Jonas dun sa Nineveh, diba? Inask niya yung mga tao na what? To live in a simple way, simple manner. Tsaka pansinin mo rin guys, kung masyado tayo naiging materialistic, minsan may tendency tayo na maging greedy. At minsan nalulunong na tayo sa kasalanan kasi, you know,
Masyado na tayo nag-hoard ng bagay-bagay na hindi naman dapat. Tsaka, isipin mo na rin na magkano ka na ba nagastos. Diba? So, sana isipin mo rin to guys. Kung sakaling you're earning, you really have to put some money on to God and also in helping others. Sa dami mong, let's say, money, nakailang beses ka ng tumulong, nakamagkano ka na sa pagtulong. Diba madalas, marami, mas marami binibigay sa atin sarili kaysa sa Panginoon, kaysa sa mga taong nangangailangan. So, sana yung gawin mo naman next time is balansehin mo, you make up for your mistakes. Okay? Learn to give. Like, let's say, try nyo yung envelope method, guys, sa pagbabudget. Kada sa sweldo ka, maglaan ka na ng mga persyento, let's say for God, for, you know, giving, and then for, you know, daily expenses, and also for savings. Mga persyento, like, let's say 10% for God, 10% for charity, you know, may certain na person, pwedeng 40% for expenses, and so on. Okay? Really, it's up to you. Pwede niyong palakihin yung percentage. Basta huwag niyo nung kakalimutan na magbigay rin para sa kapwa. Kasi napapansin ko dito sa energy mo is more on you're putting the money to yourself. Hindi ko nakita dito na you're giving the money for God or you're helping everyone. So, you need to be mindful of others too, not only of yourself. Kasi bless and bless ka, as you can see here. Nga lang, baka nalalagay mo sa iba yung pera mo. So, let's see what else do we have. To be honest with you, bumibilis yung tibok ng puso ko sa energy. I feel na mabait ka naman na tao, guys, at matulungin ka rin. Pero, siguro yun yung purpose mo rin kung bakit ka bless is for you to give to others. So, kung sanang kalimutan yun, hindi lang lagi sa material ng bagay and so on. If you know to yourself that you're really blessed with regards to money, parte talaga ng calling mo yung pagbibigay, okay? So, gusto sabihin ng Panginoon, and now you will realize a lot of things soon na kasi ito yung energy na dapat mong bitawan na lagi mo iniisip na may kulang, lagi kang, let's say, tumitingin sa mga online apps and so on. So, iwasan mo yun. Gusto rin sabihin ng Panginoon na ilalayo ka rin niya sa mga tao na actually nag-iikayat sa'yo na mapagastos kasi wala kang naiipon para sa iyong future, para sa iyong sarili. So, next time around, you need to focus on practicality. Okay? You need to be mindful. Okay? Lalo na sa mga tao na kinakasama mo sa iyong buhay. And I'm not sure if this already happened to you guys. Sa nilayo ka ng Panginoon sa mga tao na, let's say, you know, bad influence sa iyong buhay. If ever that already happened to you, God is telling you na, you know, you have to look at the past. And now you understand why, kung bakit sila nilayo sa iyong buhay. Kasi, first of all, ayaw ni God na may masamang impluensya sa iyo. Lalagay ka ng Panginoon sa mga tao na, you know, talaga mag-resonate sa iyo at mag-help din sa iyo to grow your money, as you can see here, at hindi magwaldas ng money. Okay? So, anyway, I kinda like feel with the star in reverse. So, yung gusto rin sabihin ng Panginoon na if something is not right for you, and let's say mga trabaho, negosyo na hindi talaga nag-resonate sa'yo, yan ay hindi destined for you. Yung mga bagay na kinatutuwa mong gawin kapag naka-upright siya, yun yung sinasabi ng Panginoon na iyong blessing. Okay, kung alam mo na na may ganito ka sa iyong buhay na talaga nag-resonate sa iyo, huwag mo yan papakawalan kasi it's one of those things that is given to you by God. Okay? So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation and God bless you.
sa pumili na scent card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano mensahe ng Panginoon para sa inyo. Actually, sa inyong reading, I kinda like feel like uncomfortable energy. To be honest. And I feel like God is calling you on to pray for... I feel like pray for yourself whenever you feel uncomfortable and unwelcomed. Anyway, let's clarify. I feel na wala pa rin pinagbago sa inyong buhay. Parang ulit-ulit lang yung nangyayari. I feel like you could be somebody na naiinip na gusto mo ng pagbabago. Parang feeling mo ang tagal ng panahon, ng oras. Okay, at... I feel na gusto sabihin ng Panginoon na huwag kang mag-alala, focus ka lang sa iyong work. Baka naman kasi guys, na on alignment na yung mga meron sa iyong buhay. And that's the reason why, paulit-ulit na lang, you know, pero hindi ko naman nakita dito na may masama sa ginagawa mo. Kasi kung may masama sa ginagawa mo guys, edi sana you are forced on to actually be pushed away from that this hamster wheel, okay? So anyway, we have this one. So gusto sabihin ng Panginoon na yun nga, dapat maging masaya ka kasi you do have this job. At saka kung ng trabaho mo, you know, it will actually reach this thing na maging successful ka. So maybe inisip mo na yung pato na receive, you know, you're kind of like depressed kasi nawala yung sa expectation mo. Pero gusto sabihin ng Panginoon na you need to be happy, you need to be grateful on whatever that you have. At saka, you know, kaya hindi pa yan naging ganito, guys. Kasi maybe you're just starting out. Okay, so, to be honest with you, yung gusto sabihin ng Panginoon na huwag kayong umalis doon sa, let's say, yung balak nyong iwanan. Kasi first of all, I kinda like feel na may darating din na timing na mapapansin ng tao yung gawa mo. Kaya huwag mo i-give up yan. Okay? Kaya mo mag-grow, to be honest with you. So, anyway, with the memory being here, so, I kinda like feel to siguro yung feeling mo na kung ano man yung ini-start mo, you know, it will just be a memory kasi hindi naman siya nagbe-bloom, to siguro yung nasa isipan mo. Pero remember, remind yourself, you're just starting out. Okay, so syempre, kapag nag-i-start ka pa lang, di naman lahat ng tao makakaalam ng negosyo mo, diba, ng ginagawa mong trabaho. So, meron talagang timing for blooming, right? So, anyway, gusto sabihin ng Panginoon na huwag mong i-ignore itong, you know, pinagkalobsay ng Panginoon na let's say negosyo or kung ano man ang focus mo, to be honest, okay? Kasi I kinda like feel here na ito yung nangyayari na binabalak mo na ng magbago ng trabaho, magbago ng negosyo. Okay? At yun din yung dahilan guys kung bakit hindi nag-grow yung mga bagay na sinisimulan mo kasi iniiwanan mo. Hindi ka nag-aantay na ito ay lumago someday. At saka, you know, kung sakali mo napapansin mo na ganito yung negosyo mo, hindi napapansin, I think what you need to do here is, you know, to actually have a good advertising. Okay? Yun yung madalas na nakalimutan natin. Akala natin, nagpusa tayo, may kilala na. Hindi ganun yun. You really have to put yourself out there. Like example, kung about to sa pagdinegosyo, papansin mo na hindi napapansin, edi maghanap ka ng event online. Tapos, yung gawin mo, you know, umaten ka ng event, mamuhunan ka.
Oo, sa umpisa mapapagastos ka. But it's part of advertising. And once that people went to that event and see your products, give your, you know, business card, para puntahan nila kung let's say yung Shopee account, Lazada, kung ano man yan, at para na rin magkaroon ka ng orders doon, lalo na kung wala kang star, diba? Or wala kang rating doon sa apps. So, yun dapat mong gawin. Gumawa ka ng means, mag-effort ka. Diba? Para makilala ka. Hindi yung pwedeng ganito na wala lang. Paano ka makikilala ng mga tao? Diba? So, yun nga, kung gusto mong talagang makilala yung produkto mo, then you have to go out there. If ever you don't have yet money for that, and then masasuggest ko lang talaga sa inyo guys na if ever you do have a job na talagang hindi negosyo, yung trabaho talaga na something that's stable, then use that to save money kasi hindi biro rin yung presyo ng events, honestly speaking. Pwede rin naman na magsimula ka sa kapitbahay, diba? Na magbenta ka, let's say, ng mga kakanin at kung ano. And anyway, let's see what else do we have here. So, yung gusto sabihin ng Panginoon din na huwag kang masyadong mag-alala kasi ito rin siguro yung dahilan, guys, kung bakit ayaw mo magpunta ng events, diba? Or gusto mo lang lagi na naka-introvert ka na ganito. Okay, so, mali pala nang introvert ka na ganito, diba? So, gusto sabihin ng Panginoon na hindi naman forever na dapat kang ganito. Dapat, you need to learn how to be like this, how to have that confidence with regards to your work, with regards to your products. Kasi first of all, pinaghirapan mo yan gawin. Hindi ko naman nakita dito na kung yung ginagawa mo ay mali, diba? So, we have the love and curse. So, I kinda like feel with regards to this one. Siguro ito yung parang iniisip mo na kapag magpo-post ka, baka may mag-curse at kung ano man. So, gusto sabihin ng Panginoon mo, isipin to. Isipin mo na may mga tao magkakagusto na yung produkto. Kung takot ka man sa mga curses, and then, you know, what you need to do here is, you know, just take a photo of a product na talagang pang ano mo lang, pang sample product mo lang. Di ba may mga ganun na nilalabas sila mga produkto sa mga malls, sa papansin mo may sample products, maganon ka nalang na sample product, huwag mo ibenta yung pinopost mo para kung sakali man makurse, hindi maapektuhan yung iba mong produkto. Okay? So, we have this sent card, okay? So, gusto sabihin ng Panginoon na, you know, someday, whatever you have, like this business, okay, that you see here, mag-glow yan, mag-bloom yan. And I feel ko yun ba talaga sa inyo, kung di pa kilala yung produkto nyo, you really have to go out there, ipresenta nyo sa mundo yung iyong produkto. Okay? So, yeah, take courage to do that. At kung wala pa kayong pera for it, and then save money for that. So, anyway, let's see what else do we have here. So, we have the use. Kaya siguro naramdaman ko yung uncomfortable feeling kanina. Kasi maybe you're definitely uncomfortable maybe to present yourself out there na magbenta ka ng produkto. So, may kakahiya guys, okay? Kasi parte yan ng iyong pinili na pagnenegosyo. So, we have the keep in either way. So, yun nga, nagdadalawang isip na kayo kung ikikip nyo ba yung iyong negosyo. Pero based on yung reading na sinasabihan ka ng Panginoon, na ikip mo yan. Yung kailangan mo lang gawin dito is, i-analyze mo kung paano din siya magbabloom. Ipakilala mo pa sa iba yung iyong produkto, okay? So, we have the poor in either way, and we also have the sun in either way. So, siguro hindi ka na rin masaya sa iyong negosyo, kaya you're thinking of letting it go. So, we got our sense of taste has changed. So, ito yung nabanggit ng Panginoon na kapag may sinimulan ka, ano, gusto mo ulit magsimula, muli iwanan yung dati mong negosyo,
or pwede rin, let's say, yung social media. Kasi sabi ng Panginoon na wag ganyan yung mindset mo. Kasi, you know, parang maraming nawawalang oras at panahon din. Yun ang dapat mong isipin. Ganun din sa pera, di ba? Lalo na sa negosyo. So, you have the addict in either way. We also have the care here. And we also have beautiful. So, gusto sabihin ng Panginoon na magkaroon ka ng confidence. Tulad neto, magkaroon ka ng confidence sa iyong produkto. Okay, as you can see here. And I'm kind of like feel like with the addict in either way. So, I kind of like feel na you could be selling products na akala mo walang impact. Pero someday, I feel like people will definitely get addicted or talaga magugustuhan nila kasi makita nilang beautiful yung iyong products. Okay, so we have this one in either way. And we also have this. Okay, so you could be somebody that is waiting and waiting at nasasaktan ka kasi wala siguro nakakapansin ang binibenta mo. So, ang dapat mo talagang gawin, guys, is kulang talaga ng advertisement. Okay, yun yung kulang para makilala yung produkto mo. So, mag-exert ka ng effort na gumawa ka ng mga business card. Pwede ka naman mag-DIY ng business card kung wala ka pa talagang money for printing. Tapos, sa mga events, pwede naman siguro sa school events ka. Pwede ka naman siguro magbenta sa bahay mo muna. Magbenta ka sa kapitbahay mo. Start in simple ways kung wala ka pa talagang puhunan to, you know, go to events. Okay? Pero napaka-importante talaga din to show your product out there. Napaka-importante yan. Kasi parte yan ng advertising, guys. Okay? So, anyway, let's see what we have here. So, umpisa lang naman magastos ng ganyan. Pero kapag marami ka ng mga orders, you know, hindi mo na kailangan pumunta ng events. Maganda yung mga cards. Yun nga lang, nawawalan ka na ng gana kasi siguro, you know, nagastos ka pero walang dumating na money. Okay? Kasi nga, kulang na ang advertisement. So, ito yung gusto sabihin ng Panginoon. Kasi siguro balak mo na mag-give up eh. Balak mo nang humanap muli ng negosyo or ng trabaho kung ano man yan. Pero gusto sabihin ng Panginoon na huwag ka na maghanap muli ng iba. So mag-focus ka kung anong meron sa'yo sa ngayon. As you can see, kasi comfortable ka nang gawin yun. Okay, na nasanay ka na, alam mo nang gawin. So bakit ka pa maghahanap ng iba? Okay? So, gusto sabihin ng Panginoon, yun nga, kailangan mo na ilabas. I forgot ko nung tawag nun sa marketing, word of mouth. Yata, yun yung ibig sabihin nito na ipakalat mo yung iyong produkto sa, you know, sa advertisement, social media. Pwede rin sa events, diba? And then, once na marami nang bumili, once na marami nang makaalam, you know, dati na yung biyaya, yung talaga mag-earn ka. So, ngayon talaga, walang dumarating kasi nga hindi kilala ng mga tao. So, how will they know? How will they have passion to buy your stuff? So, what you need to do here is that you need to go to an event or pumunta ka sa lugar kung saan pwede mong ipakilala yung iyong produkto. At by doing that, may mga taong makakapansin nun. Because with the star being here, ibig sabihin lang nun kung ano man yung negosyo mo, yung trabaho mo, is definitely destined for you. Yun nga lang, with the sun in reverse, hindi ka masaya kasi you're not seeing any results, which is sad, okay? So, gusto sabihin ng Panginoon na sana dumating muli yung passion mo sa paggawa ng mga produkto, sa yung negosyo, you know, at saka dapat mo rin isipin, mag-problem solving ka kung ano yung dapat mong gawin. Kung ano, let's say, mali din sa produkto mo and so on, na pwede mong baguhin. Hindi yung pwedeng nag-fail lang yung sa isa, hindi na umangat yung isa, doon ka uli sa isa. Di ganun din.
hindi mo na naman ipropromote yan, wala na naman makakakilala. So, paano yun, di ba? So, yung dapat ang pag-aralan dito is how to actually show to people kung ano yung ginagawa mo. Di ba? Para makilala. It's risky at first, pero you know, kapag nakilala na ano, marami nang pupunta dyan sa iyong page or kung ano man yan. So, good luck guys sa iyong pagnenegosyo. So, sana itong reading na to ay makatulong at saka God bless every one of you. Sa pumili na mindfulness card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano mensahe ng Panginoon para sa inyo. I feel like you could be an intellectual person and you have to remain grounded, guys. Okay? So, kung alam mo mayangking kang talino at galing, you know, be grounded. Don't be arrogant. Be humble. At saka gusto sabihin ng Panginoon na huwag ka masyado mag-alala sa iyong paligid, okay? Kasi baka nangyari niyan sa sobrang concern mo sa mga tao, nakakalimutan mo na yung iyong sarili. I-clarify natin yung cards to gain more information. I really feel na ito yung feeling mo na hawak mo yung mundo sa iyong shoulders. Okay? At naiyak ko kasi kung ano yung problema ng iba, problema mo din. Okay, so hugs to all of you. Siguro yung iba sa inyo ay ilaw ng tahanan talaga, or ikaw talaga yung parang nagbaband ng iyong bahay, or ikaw yung dahilan kung bakit connected yung mga tao sa inyong bahay. Yun yung nasa sense ko. Or pwede rin sa inyong lipunan. To be honest with you, nafe-feel ko talaga yung energy na mabigat sa aking mata. Kasi siguro naiyak ka for people. Honestly. So, gusto sabihin ng Panginoon na huwag ka masyadong mag-alala sa mga tao. Kasi maybe you're somebody who keep on watching over the people that you love. And God wants you to know that He is definitely protecting your, you know, your people that you care about. To be honest with you. So, ikaw siguro yung dasal ng dasal para sa mga tao sa paligid. And God wants you to know na, you know, He is taking good care of things. And I feel like He do appreciate you praying for those people. And gusto sabihin sa hindi ng Panginoon na whatever that your job is as of this time, I feel here na yun yung fated sa'yo, na talaga na dun ka sa larangan na yun. I think that your job is more likely, I feel like be polite. I don't know why I sense it, honestly. I kinda like feel that you will become famous. Kasi I kinda like feel yung energy mo is upright kang tao, intellectual ka, I feel na ginagalang ka rin. Marahil dahil sa narating mo or na-achieve. Kaya gusto sabihin ng Panginoon na dahil desan ka sa ganyan, maging humble ka. Amo para tingin yan sa iyong ulo, okay? Kasi to be honest with you, why it's destined for you, kasi you definitely have that calling. Okay? So, huwag ka masyadong mag-alala dito sa mga pangyayari sa iyong paligid and so on. God wants you to remain grounded. Kasi remember, ikaw yung ilaw dito. So, meaning kung alam mo na ikaw yung nag-unite ng mga tao, ikaw yung, let's say, tumutulong, you care for others, then it's now time for you to actually help yourself too whenever something happened to your life. Hindi lang lagi na finofocus mo yung ibang tao, tinutulungan mo yung ibang tao, nakalimutan mo na yung sarili mo. Remember yung sinasabi lagi pag nasa aeroplano tayo, na sinasabi doon ng
gi-instruct na bago ka tumulong sa iba, you know, ilagay mo muna yung life vest sa yung sarili at saka mo ilagay sa iba. Kasi, you know, baka sa pagtulong mo ng iba, nakalimutan mo yung sarili mo, ikaw na may napunta sa alanganin. You get my point there? So, anyway, next na we have is this one. So, gusto mong makatulong sa maraming tao, you really have to learn how to actually help yourself. Kasi kung may mangyari sa'yo, syempre, you know, masasayang yung sarili mo, diba? So, God is also wanting you to know na mahal niya yung mga taong mahal mo. Kasi ito siguro yung ginagawa mo na yung kaugalian mo na yung check up on people that you love about. Okay? At natuwa ko dito kasi yung ibang mga tao na you care about, you know, they don't know that you care. Kasi you could be doing that behind the scenes. And I kind of feel na masaya yung Panginoon about this. Na you care for others behind the scenes. Hindi ko yung tipong tao na, you know, parang showy ba? Na dapat malaman ng buong mundo na mahal ko siya, mahal ko yung ganito at ganyan, di ba? You're somebody who's actually doing your work behind the scenes without you brag posting about it, and God really likes it, okay? Ito yung gusto ni God na practicein mo. Lalo na, you know, nabanggit din dito sa yung reading na you will become popular, right? So, sana manatili yung ganitong humbleness na meron ka. That you're actually doing something behind the scenes without blog posting about it. At saka kung magbibigay ka sa charity, you're not talking about it. Keep it to yourself. And, you know, don't broadcast it just to be popular. Kasi maraming ganun ngayon eh. Na kapag tutulong sila, kailangan may camera, kailangan may ganito at ganyan, eh pero pag walang camera, ano na yung ugali nila? So, anong gusto sabihin ng Panginoon na you really have to humble yourself. So, anyway, yun nga, yung mangyayari is magkakaroon ka nga ng abundance as you can see. Kasi nga, as I told you, he will become popular. To be honest, and huwag ka masyadong mag-focus sa mga tao na hindi nakikinig sa'yo, yung mga tao na, you know, alanganin sa'yo or hindi, parang hindi talaga niniwala sa'yo, you know. Kasi the more that you focus on these people, you know, nawawalan ka talaga ng tiwala sa iyong sarili. Kasi nisip mo na, ay si ganyan ay maniwala sa akin. And so, hayaan mo sila, guys. Because we're not here to people please. That's what you need to know. Hindi naman lahat ng tao mapi-please din natin. May mga ano tayo eh, may mga admirer tayo. May mga tao din na nag-hate sa ginagawa natin. So, yun dapat mo rin iisipin, guys. Okay, na ganun talaga. 'Di ba? So kahit anong gawin natin, kahit let's say gumawa tayo ng mabuti or pwede masama, lagi tayong may haters eh. Hindi na maaalis yan, okay? So, yun nga yung gusto sabihin din ng Panginoon na you really have to take good care of yourself. Hindi lang pwede na lagi mong iniisip yung ibang tao. Kapag alam mo sa sarili mo may nararamdaman ka na, then, you know, you really need to have an extra mile to help yourself to remain grounded. Kasi remember na kapag din natin inalagaan yung vessel natin, paano rin tayo makakatulong sa ibang tao? Baka maging pabigat pa tayo. Di ba? Yun din yung dapat mong iisipin. Di ba? Paano kung nawala yan? Yung vessel na yan? Mahirap. Di ba? So, ang gusto sabihin ng Panginoon na yun nga, alagaan mo yung sarili mo. And of course, dahil nga sasikat ka, huwag sanang tumating lahat sa ulo mo. And I feel like with the mindfulness being here, you actually mind a lot about people around you. That even, you know, yung haters mo, you're concerned about. Right? So, ito yung dapat mong gawin, isipin din, na yun nga, hindi lahat ng tao mapi-please mo. So, if si hater may sabihin at kung anong ginawa sa'yo, huwag mo masyadong i-dibdibin isipin.
Okay? Kasi yung mga haters na yan, you know, yung ginagawa nila is gumagawa sila ng means to destroy your confidence because they see your glow. They see you shine. Okay? And out of their hatred, out of their jealousy, they did certain things. Diba? So, yung gawin mo na lang dito, guys, huwag mong pansinin si hater. Mag-focus ka sa yung work. To be honest, kasi mag-grow yan. And anyway, of course, since you care about others, God is telling you that He is protecting your loved ones. And of course, if you love people, if you care for others, huwag pakitang tao. Okay? Remember, na hindi pa din sa camera, kaya ka maging mabuti. Gumawa ka kahit walang camera. So, we have this one in either way. We also have the rest. So, you really need some time to rest. Kasi, to be honest with you, with regards to your vessel, I really feel na yung iba siguro sa inyo, you're knowing this, na may problem kayo or issue na sa iyong kalusugan. So, if you're aware, you really have to care for your vessel, for yourself, for your body. So, you also have this one here. And we also have the poor in either way. Wow, this is nice, okay? Actually, gusto sabihin ng Panginoon, if ever you are currently poor or you don't have enough, there will come a time, guys, wherein you will become rich. Kasi nakita ko sa yung reading yung energy na parang may money ka eh. Yun yung pakiramdam ko. To be honest, pero kung wala pa kayo niyan, baka sa future meron. Ngayon, gusto sabihin ng Panginoon na sa oras na dumating yung iyong kayamanan, you know, be open to giving. And we also got my love in reverse, and we also have this. So, also God is wanting to remind you that you cannot please all the people. And that's the reason why you shouldn't mind about your haters. Kasi yung energy mo siguro dito, lagi kang you're caring for what people think. You're caring of others. Right? Pero yung gusto sabihin ng Panginoon na kung lagi mo iniisip sa hater, kung paano siya ipi-please, he will not be at peace. Okay? Kasi may mga tao na kahit anong gawin mo, hindi mo talaga sila napi-please. Nagsayang ka lang ng energy, ng effort, and so on. So, might as well, you know, instead of focusing on these negative people, why not focus on those people that definitely, you know, cares for you? Honestly. At saka, I really feel here, na if ever they're not appreciative of what you do, then I really feel like other people will appreciate it. Honestly. So, we have this one in either way. So, I feel here that you are in this, what do you call this? In this journey na you're identifying people who actually hates you and who actually admires you and cares for you. And I'm kind of like feeling here, guys, so mayroong mga tao din sa inyong buhay na they're not definitely expressive, but they care for you. So, you do have silent, you know, people who cares. So, huwag mo isipin na yung buhay mo ay puno ng haters. Kasi behind the scenes, there are definitely people that loves you. I really sense na close ka sa Panginoon. At saka bumilis uli ang tibok ng puso ko dito. Interesting. You could be a runner. Honestly. Okay. I think that you're being shown on by heaven about some signs that you really have to let go of these bad people in your life.
So, human sign ng Panginoon para sa yun nga, tinatawag ka niya na lumayo sa mga tao na you could be waiting for them to just appreciate what you do for them. And I feel na naiyak ka kasi you could have realized na yung mga taong ito, hindi pala sila mabuti para sa iyo. And I kind of like feel, gusto sabihin ng Panginoon, dahil sa kaka-focus mo sa mga maling tao, nakalimutan mo na hindi lang sila yung meron sa mundo. Marami pang tao ang meron sa mundo. Okay? At saka, God is also wanting you to know na hindi mo nabigyan ng energy or hindi mo nabigyan ng pansin yung ibang mga tao sa kaka-focus mo sa mga mali. So this time around, I feel here that you're in this journey of identifying whom resonates with you and whom is not. And God is calling you on to release these people na hindi nakakabuti sa'yo. Kasi kung na-release mo sila, saka pala nga angat. Kasi napansin mo sa yung reading, may potential ka na you will grow. Okay, you will be recognized and so on. Pero sa ngayon, hindi ko na-feel na yun yung nangyayari. Hindi pa siya unlock. So, ma-unlock lang yan, guys, kapag you release people that are bad to your life and you're starting on focusing on, you know, finding your tribe, finding those people that resonates with you. Hindi nag-i-stick ka lang sa mga maling tao na walang ginawa sa buhay mo kundi i-hate ka. Or di nila na-appreciate yung ginagawa mo. So, siguro nasasaktan ka just to know this. So, take some time to heal is what I'm going to suggest, okay? So, anyway, that's it, guys, with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and some answers. And God bless you. Sa pumili ng contentment card, ito ang inyong reading. So, anyway, let's see kung ano mensahe ng Panginoon para sa inyo. I kind of like feel na meron lumalait sa gawain mo sa iyong bahay. Kasi itong mga tao na to, you know, they see you happy, they see you content and grounded sa iyong buhay. At na-feel ko rin yung heaviness sa aking mata. Siguro nasasaktan ka kasi you could be aware about sa mga panlalait, especially about your family is what I sense. Hindi ka siguro respetadong tao sa inyong pamilya or pwede sa inyong community. Ang baba as in ang tingin sa inyo, kaya ka nalulungkot. Ngayon, i-clarify natin yung cards to gain more information. I feel like as long as you're not doing something evil, honestly, you shouldn't be kind of like stressed sa mga sinasabi ng mga tao sa inyong paligid. And I'm kind of like feeling ko sasabihin ng Panginoon na huwag kang mag-alala. Kasi darating din ang panahon at magkakaroon din sila ng realization. Kapag may mga ganitong mga tao na hindi tayo naintindihan, always remind yourself about sa sinabi ng Panginoon, "Forgive them, Lord, for they don't know what they are doing." So, yun din yung dapat na mindset mo na minsan may mga tao talaga na, let's say, judgmental, di tayo naintindihan kasi di nila alam yung istorya. Okay? And they don't know you. God knows you, to be honest. Okay? So, kasi yun yung dahilan kung bakit madalas ka rin depressed. Dahil sa mga inisip ng mga tao. So, if ever you're aware that you're being mistreated by this certain group of people, then yung gawin mo muna, guys, is lumayo ka sa kanila. Yun din yung masasabi ko. Kasi, you know, lalo ka lang talagang masasaktan
if you're trying to fit in to certain people na hindi ka naman pinapansin or hindi ka nila pinapalagahan. Kasi this is you, okay? This is the, what you call, this is the thing that they didn't see. Nakikita dapat nila na you're somebody who has money. Somebody who does have a gift. So, meron ka may pagmamalaki talaga. Siguro yung maganda sa energy mo, hindi ikaw yung showy type. Okay, maraming ganyan actually sa social media na pakita sila. But yet, if you know them sa realidad, magbibigla ka na lang, meron pala silang issue sa pera, meron pala silang mga utang at kung ano. Ikaw kasi hindi ka ganun. Okay, ito yung gusto sabihin ng Panginoon. Kaya kung papansinin yung mga tao na hindi rumerespeto sa'yo, yung mga tao hindi nakikita to. Okay, so that's the reason why, you know, parang pa sa Diyos mo na lang. You just tell God, Lord, forgive them for they don't know. Right? So, anyway, next one that we have is this one. So, remember guys, ito yung dapat mong hindi gagawin kasi minsan pinipilit mo na makisalamuha sa mga tao or makipag-usap sa mga tao na antas ang tingin nila sa sarili nila, maybe dahil may work sila and they could be very expressive or papansin na may narating sila and so on. Okay? Hindi ko na-feel na ugali mo yan. To be honest, I'm just sad that you're discriminated. I feel like what you're trying to do here is that you're trying to belong to these people. Pero gusto sabihin ng Panginoon na huwag mong pagpilitan yung sarili mo sa mga taong yan. If ever you already expressed, then that's enough. At least you mentioned something to them before. Right? Sa kanila na yan, kung ano yung judgment nila. Okay? But yet, God is wanting you to know na yung pamilya mo, if ever nilalait, light ka, feeling mo, you know, iba na yung tingin ng iba sa'yo, meron pa rin mga kapamilya na meron ka na they love you. To be honest, they may not show it, but deep within, they love you. Honestly. And if you're naiyak ka kasi feeling mo nasira yung pangalan mo, maybe somebody did this to you. But I kind of like feel like more on their energy, sila yung mga tao na matapobre. Okay? Kasi nirerespeto ka lang nila kapag angat ka. Tapos kapag, let's say, yung tingin nila sa'yo ay hindi maganda, let's say, simple ka lang na tao, you know, iba na yung pagtrato nila sa'yo. That is what you called people na matapobre. Talagang, you know, kahit anong gawin mo, magsuot ka na simpleng damit at so on, di mo sila mapiplease. But I like your energy because even if you do have certain things, hindi ka brag poster. Hindi ko yung isang pakita lang. But yet, God is wanting to know na huwag kang malungkot sa mga tao na nalalait sa'yo. Kasi may mga tao din pa naman sa iyong pamilya, pwede rin sa iyong komunidad, sa iyong work, career, na minamahal ka. Dahil din siguro sa work mo or maybe with the Rejoice being here, they have expressed to you or nagpakita na sila sa'yo ng sign na mahal ka nila kahit tingin sa'yo ng mga tao ay hindi maganda. Okay? So that's why God is telling you to ground yourself. Maging kalmado ka lang. Huwag mong pansinin sa hater mo. Okay? Yung mga tao na talaga mabubuti, you know, they're the one that will treat you with respect. To be honest with you. Kasi, to be honest, yung mga haters na yan na meron ka, there's somebody like this, like, kailangan nila magpapansin para lang sila mapansin or gusto nila ng respect. Kaya sila ganun na nagpapakita ng tao and so on. So, wag kang tumulad sa kanila. Okay? Kasi iba siguro sa inyo binabalak yun na you know, kailangan ko siguro yung pakita na ganito ako, na mayaman naman ako, dapat nila ako respetuhin. No. Okay? It's better to be simple than live like that.
to be honest with you. Kasi kung ikaw yung tipong tao na let's say you're expressive, na may kayamanan ka, may ganito ka, ano mangyari sa yung savings? Ano mangyari sa yung buhay? Pakita na lang. Diba? Ganun na lang mangyari sa iyong buhay na pinapakita mo na ganito yung buhay mo, tapos naubos sa yung savings mo. Diba? So, yung mahalaga dito, guys, is, you know, you're grounded. Wala ka sinasaktan na tao. Hayaan mo na lang yung mga tao na kung anong isipin nila sa'yo. Yung mahalaga, wala ka nasasaktan. Kasi, to be honest with you, if you're showy, this is what's going to happen. May mga tao na salbahe, may mga tao na magkakurse sa'yo. May mga tao na mag-i-ilwis, magsaselos sa'yo at kung ano. So, might as well live in God's way. Hindi tayo tinuruan ng Diyos sa magpakitang gilas. Diba? Lagi niyang sinasabi na we have to humble ourselves. Kahit yung Panginoon natin ay, you know, nagpakababa. Diba? He's, you know, teaching us to serve others in the right manner, hindi yung pagsaserve na magpapakita ka ng alas mo at kung ano. So, sana, dahil sa natitrigger ka sa kanila, wag sana ito'y mag-push sa'yo na, you know, you will live in a lavish lifestyle because it's not your calling. Okay? So, anyway, you're definitely stressed out with these people that can be demanding na dapat ganito kat ganyan para matanggap kita. So, wag ka masyado mag-focus sa ganyan kasi mangyayari niyan sa'yo. Gusto sabihin ng Panginoon na mananatili kang depressed sa kaisip mo sa mga haters. So, yung dapat mong gawin dito with a contentment being here. Be who you are sa person. Wala kang dapat baguhin. Masaya yung Panginoon kung ano ka. To be honest, you're fruitful and you're not showy. Dahil sa hindi ka paiging showy, marami kang savings. Diba? Dahil sa marami kang savings, marami kang natutulungan. Okay? Which is good. And, yeah, the right people respects everyone, even the poor. Yan dapat mong malaman din. So, anyway, let's see what else do we have here. So, we have this one, make a wish. We also have take it easy. So, yun nga, take it easy nga. Sa mga tao na hindi grounded, ipasadyos mo na lang because they don't know. And nobody's perfect is also what I sense. So, you have to pass your nature way. So, maybe some people are criticizing about your past. Pero, you know, itong mga tao na to, dapat mag-move on na sila. Kasi, hindi naman lahat ng tao, you know, they maintain on what they are in the past. May mga tao na pinipili na mag-change into a better person. So, sana, you know, huwag mo intindihin yung sinasabi nila. Lahat naman tayo may pinagdaanan. Honestly, walang perfectong tao. Kahit ano't may baho tayo, di ba? At yung maganda dito is yung Panginoon, you know, He loves us despite of our shortcomings. So, you have this one in His way. So, yung gusto sabihin ng Panginoon, manatili kang humble. Okay, don't push yourself just to be pleased by others. Kasi baka naman, you know, parang tinitrigger ka nila, pinupush nila yung button mo para, you know, to be somebody who's not like yourself. Kasi sa ngayon, I can only feel more on your energy. You're very humble. Honestly, you're not somebody who will brag. Okay, so live in simplicity. So, kasi gusto sabihin ng Panginoon, hindi mo naman kailangan ng yaman just to be, you know, respected and so on. Anin mo yung kayamanan kung yung ugali mo naman ay masama. Siyempre, kung masama ka rin, diba? Iba rin yung tingin sa'yo ng mga tao. Hindi maganda, diba? So, anyway, to be honest with you, just be you. You know, you don't have to change anything to yourself. Kasi yung mensahe dito ng Panginoon, He love you for who you are as a person already. Content siya kung ano ka. Hindi mo na kailangan
magmalaki. Hindi mo na kailangan na ipakilala pa yung iyong sarili just to be loved. Kasi yung mga tao talaga na nasa katinuan ng pag-iisip na mahalin ka nila kahit na mahirap ka. Kahit na hindi yung pinapakita na mayaman ka. Okay, kasi napapansin naman siguro ng mga tao na wala ka naman sinasaktan ng mga tao. You know, wala ka naman inaapakan. Diba? So anyway, we have the gift in reverse. We also have this one. So gusto sabihin ng Panginoon na kasi sa oras na ginaya mo yung mga taong ito na they're very showy, yun yung dahilan guys kung bakit mauubos yung iyong kayamanan. So yung gawin mo na lang is lumayo ka nga sa mga tao na hindi ka tanggap, hindi ka nire-respeto. Okay, you shouldn't live like people pleasing those people that cannot be pleased. Right? Kasi mga tao yun, hindi sila wise. Okay? They don't know things about you. Kaya, patawarin mo rin sila. I will say talaga yung sinabi ng Panginoon na forgive them for they don't know what they're doing. So, I just hope yun na yung mga tao na gumagawa ng ganyan sa'yo, I just hope they learned their lessons. Okay? So, anyway, let's see what else do we have here. I feel like God is calling you on to remain grounded and I feel like stay out of trouble. I don't know why I sense it. Anyway. And I don't know why I sense double the trouble, double the income. Weird. Ang dami pumapasok na messages. Okay, let's see kung may sense ba yung mga na-sense ko. So far, gusto sabihin ng Panginoon na aangat ka because of the reason that you are someone who is not expressive. Okay, so remain humble, guys. And to be honest, all is well. Okay, so may mga followers ka naman kahit na hindi ka nagpo-post ng ganito't ganyan ka, kahit na humble ka. May mga tao talaga na supportive sa'yo. Okay, so don't focus on your haters, honestly. So gusto sabihin din ng Panginoon na yung mga taong yan na salbahe, na may masama sinasabi sa'yo, hindi sila awakened or they could not be knowing that what they're doing is wrong. Okay, so yung mga tao na yan, minamala sila sa money. Kasi patuloy siguro sila nagdi-discriminate ng mga taong may hirap. Siguro feeling nila ito sila. So, I kinda like feel na darating din yung panahon na actually merong magsasabi sa kanila na iwasan nila na mag-discriminate. Yung mga tao ba na paprotekta sa mga ino-oppress nila. So, gusto sabihin ng Panginoon na with regards sa finances, ituloy mo lang yan, guys. Okay? And remember not to be showy when you have money. Okay, so si job mo, mananatili yan, which is nice because this is something that you really love doing, as you can see here. So, gusto sabihin ng Panginoon na iwasan mo yung mga tao na nakakasakit ng iyong damdamin. Kasi wala na silang ginawa sa iyong buhay, kundi maglagay ng drama sa iyo, diba? So, ito yung gusto sabihin din ng Panginoon, and you will remain abundant and you have to keep people na talagang, you know, trinato ka ng maayos kahit sa mga panahon na wala kang pera. At yun na, kahit sa mga panahon na hindi ka naman nagbabrag. Okay, so live a simple life. At huwag kang may kahit sa mga negative na tao na yan. So, anyway, let's see what else. Tignan natin kung ano yung karma ng taong ito na gumagawa ng ganitong kalokohan sa'yo. I feel na iba sa kanila, sinisira nila yung iyong pangalan kasi
Maganda yung iyong reputasyon, maybe sa social media, or talagang maganda yung tingin sa'yo ng mga tao, at saka focus ka sa iyong work. Siguro ito'y nangyayari, guys, na talagang, yun nga, you're becoming popular, so you can see here. At yun nga, dinidiscriminate ka nila kasi in their eyes, you do have issues with money. Ito yung sa mata nila, ha? Kasi based sa yung reading, nakita ko dito na meron ka naman pera. Okay? Meron ka naman work. To be honest, so you're successful behind the scenes. Ito yung din nila alam. Kaya, yun nga sa tuwing ipagdanasal mo si hater na dinidiscriminate ka dahil sa tingin niya sa'yo ay mababa, you know, pray na, you know, forgive them, Lord, for they don't know what they're doing. Ipasa Diyos mo na lang. Okay, so anyway, isa rin sa kanilang karma, guys. May gagawin din ng ganyan sa kanila. Meron din magdi-discriminate. I think this is with regards to their work, honestly speaking. Kasi nga hindi nila naiisip na mali yung kanilang ginagawa. Kasi ito yung mga tao na, you know, hindi sila nagdalaan ng time to think about their wrongs. So, paano sila mag-change? Diba? Kasi yung secret ng change natin is for you to recognize your mistakes. Diba? So, if ever you recognize your mistakes, you make up for your mistakes. You're trying to change into a better person. So, next na tweet is this one. So, I kind of like feel na gusto rin sabihin ng Panginoon na yung mga taong ito, you know, they will not experience this contentment that you experience. Kasi this is what you are. Okay? Kasi mga tao na to, you know, they have to be showy just to be loved. So, how can you have real friends if ever you're like that? Paano kung mawala yung yaman mo? Diba? At saka yung na-attract mo yung mga tao na kagaya mo na yung kagaya nila, ibig ko sabihin, yung kagaya nila na nagdi-discriminate ng mahirap, edi iwan sila sa oras ng hirap. Diba? So, isipin mo na rin na mas mainam na naka-attract ka ng mga tao na mahal ka kahit sa mga panahon na nasa kawalan ka. Diba? So, anyway, gusto sabihin ng Panginoon na hindi sila makokontento. To be honest, at I really feel na naiyak sila kasi maybe they will be aware someday na kung sino yung na-attract nila sa mga tao din na kagaya nila, you know. Tsaka yun na, maubos yung yaman nila dahil sa pagtatry na mag-please ng mga tao sa paligid. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation. And God bless all of you.